O, di ba ang ganda? Talagang love na love ako. Kita nyo naman, ang nakasulat, Miss D. Hi guys! Nandito na naman po ang Mom si Miss D ninyo. Yeah. Today po, gusto ko lang pong mag-share ng testimony at saka appreciation sa aking kaibigan. Dahil ako po'y masyadong na-fluttered at naluha sa aking natanggap. Kasi last month po, birthday month ko. At alam nyo na, 50 na po ang lola nyo. May tumawag po kasi sa akin, nag-message actually. Kaibigan ko po siya from my church. Galing po kasi ako sa church sa Binondo. Meron siyang ibibigay daw po sa akin na mag-meet daw po kami sa eskwelahan ng mga anak namin. So, tuwang-tuwa naman ako. Siyempre, ang lola nyo, tuwan-tuwa. Aba, ano kaya yung ibibigay niya sa akin? Hindi ko naman alam na regalo or anything. Pero siyempre, nag-expect po ako kasi meron daw siyang ipapadala sa akin. Iiwan lang daw po niya sa guard ng school ng aming mga anak. At pagdating po namin doon, inutusan ko po yung anak ko na kunin po sa gate. Pero nahihiya ko yung anak ko, kaya ako na po ang pumunta sa gate. So, nung pagpunta ko po doon, meron po siyang ibinigay sa akin na isang supot po siya. Tapos, para daw po sa akin, tsaka nakasulat naman po galing sa kanya ang aking friend na si Miss Emily. Yes, Sister Emily. Tapos po, nung binuksan ko, ito po yung natanggap ko. O, di ba ang ganda? Talagang love na love ako. Kita nyo naman, ang nakasulat, Miss D. Abay, feeling ko po, social. Artistahin na po ako. Meron po akong tagahangang kaibigan. Actually, tuwang-tuwa po ako dahil meron na po akong supporter. At meron pa po akong regalo para po sa aking birthday. Kaya ako po'y labis na tuwang-tuwa sa natanggap ko. Tapos, nung ako po'y nagpasalamat, sabi po niya sa akin kasi namasyal daw po siya, tapos nakita daw po niya ito, itong basong to. Naalala daw po niya ako. Nag-message po ako sa kanya sa messenger, tapos nagpasalamat po ako. Ito po ang message niya. Praise God, nadaanan ko lang, nakita ko sa show window outside. I remembered you. The Lord prompted me to buy for you. Galing talaga ni Lord. Alam nyo ba kasi, for the past few weeks, medyo hindi po ako nag-church ng Sunday. Spiritually low po kasi ako. Tapos after ko pong ma-receive itong gift na to, tapos sinabi nga po niya sa akin na the Lord prompted me to give it to you, naiyak po ako sa sasakyan. Kasi sabi ko, kahit na nakakalimot ako sa Panginoon, kahit na medyo nalalayo po ang aking puso, hindi pa rin po niya ako nakakalimutan, pinadalhan pa niya po ako ng regalo galing po sa aking sister. Ayan, sister in Christ. Maraming salamat talaga, Sister Emily. Alam nyo, ganyan po talaga ang Panginoon. Kapag tayo po'y nakakalimot na sa kanya, magpapadala at magpapadala po yan ng tao para ipaalala sa atin na nandito lang po siya. Nandito lang siya, tawagin lang po natin siya. Na thank God for always remembering me and sending me someone to remind me that I am here. Yan lang po at gusto ko lang pong i-share sa inyo. At syempre, flattered po ako dahil meron po akong regalo na galing po sa Panginoon at galing po sa aking kaibigan na anghel. Maraming salamat. Yan lang po at thank you for watching my emotional testimony and hope you like it. At huwag po sana tayong makalimot sa Panginoon. Yun lang po at maraming pong salamat. Don't forget to like and subscribe. Bye!